hindi ko matanggap ang sinabi ni Vincent na hindi nila makita si Isabel. Umalis lang ako para tignan ang aming anak na nasa nursery dahil ang sabi ng nurse ay umiiyak daw ito. I had no idea about having a baby. And the last thing I want for him is to cry. When I reached the nursery, Lil Ali was sleeping soundly and I wondered why the nurse told me that. Naisip ko bigla si Isabel, pero hindi ko magawang iwanan din ang anak ko ng ganun-ganun na lang. Kaya naman tinawagan ko si Vincent. Dapat palabas na rin ang ospital ang mag-ina ko kaya inasikaso na rin namin ang mga dapat asikasuhin para sa discharge niya. Pagdating ni Lance ay kasama niya ang pedya na naka-assign para tumingin sa aking anak kaya naman nakisuyo na lang ako sa kanya para sa pag-uwi namin tapos pumunta na kami ni Vincent sa kwarto ni Isabel. Grabe ang kabang lumukob sa akin nang pagdating namin ay nakahandusay na ang guard na nakalaan para magbantay sa aking asawa. Shit! Ang nasabi ko tapos, mabilis akong pumasok sa silid. Wala na ang kama niya, pati na rin ang aking asawa. Vincent, do everything to find her. Please! Ang nasabi ko na lang habang sabu-sabunot ko ang aking buhok. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama kay Isabel. At ngayon nga na nasa bahay kaming dalawang araw nang nawawala ang aking asawa. Sinasabi ni Vincent na hindi pa rin nila natatagpuan at wala pa rin kahit na anong clue na makapagtuturo sa amin kung nasa na ang aking si Isabel. It has been 2 days. Vincent, 2 fucking days na wala akong alam sa kung ano na nangyayari o lagay ni Isabel. I started to get crazy and yet even the one who took her never called me yet. Kung ano ba talaga ang gusto nila at kinuha nila ang asawa ko. Could it be Alfredo? Ang tanong niya. Hindi ko masasabing siya may gawa nito. Pero hindi ko inaalis ang posibilidad na siya nga. But if he was really the one behind this, he would have called me already. He was arrogant and punishing me by letting me know that Isabel was with him would definitely boost his ego. Then who could it be? I don't think it was Manny because after what we did to him, I don't think he will still have time to plan this or even have much resources to pay for anyone who would do this for him. Vincent said, what did Andrew say about the nurse that talked to me? Ang tanong ko. After you confirmed her identity, he followed her to different parts of the hospital, especially before they took Isabel and he found out that she's not a nurse. He said, so it has been planned long before? Pero walang nakakaalam na isisiyasiya ng araw na yun, maliban sa atin. Ang sabi ko, hindi ko siya pinaghihinalaan o kung anuman. Sinasabi ko na lang na hindi pwedeng makarating kanino man ang impormasyon na yun dahil sinisiguro ko. Nalihim lamang yun. Bert, where's Isabel's phone? He asked. In our bedroom. Sagot ko, I know she tells it to her friends but I trust them. I told them that they shouldn't tell anyone about it. I may not have told Isabel about my reasons but I see to it that everyone around her knows. Dagdag ko pa bago ako pumunta sa aming silid para kuhanin ang phone bago bumalik ulit sa aking study room kung saan ko iniwan si Vincent. Inabot ko yun sa kanya at kita ko ang pagtataka niya dahil naka-unlock na yun. She told me her passwords to all her accounts. Napangiti ito at alam ko kung bakit. Hindi lahat ng babae ganoon. Namumukod-tangi talaga ang aking asawa dahil wala siyang itinatago sa akin. I need to check all her group chats and messages. Sabi niya, wait, kahit alam ko ang password niya, ay hindi ko kailanman pinakaalaman ang messages niya. This is different. We need to know if she ever told anyone other than her friends about her scheduled CS. Ang sabi naman niya, sa totoo lang, may tama naman to. Para na rin ito kay Isabel kaya tumanguna ako at nagsimula na siya mag-scroll ng pagbabasa. She told everyone in the secretarial department. Ang sabi niya, check everyone in there. Sabi ko naman kaya tumangu ito at nagsimula mag-dial ng numero. Maya-maya lamang ay kausap na niya ang HR tapos tumingin ito sa akin. Ayaw kong isipin na isa sa kanila ang may kagagawa nito dahil nakita ko kung gaano ka-close ang aking asawa sa kanila. Deo resigned naman ago at 3 araw nang mag-last day siya. No, hindi pwedeng si Deo. Alam ko may pagtingin siya sa asawa ko at nakikita ko yun.
pero hindi ko nakita sa kanya na kaya niyang gumawa ng ganitong bagay. Ang kunin ng aking asawa. Find out everything about him now. Tumango si Vincent at kinuha na ang kanyang laptop tapos tumawag ito sa HR at ipinasend sa email niya lahat ng mga pinasang requirements ni Deo. Alam kong isasend niya din iyon kay Andrew at ito na ang maghahanap dito. Isabel, please wait for me. I'm going to get you. Kung sino mang kumuha sa'yo. I feel so helpless because I couldn't do anything. Tinawagan ko ang daddy ni Isabel at si dad. I needed to let them know what had happened. What happened? Dad asked. Dumating silang may 2 oras pagkatapos ko silang tawagan. Iniwan ko si Vincent sa aking study room para gawin ang dapat niyang gawin habang kausap ko sila dad sa living room dahil parating na din ang mga pulis. Someone took her. I replied, how did it happen? Tanong ng ama ni Isabel. I told them everything and they were shocked to know that it was already 2 days before I told them. She's my daughter, Bert. You should have told me right after she was taken. Ang nagagalit na sabi ng ama ni Isabel. Naintindihan ko siya kaya naman kahit na ayaw kong nasisigawan, hinayaan ko na lang siya. I'm really sorry. Nasabi ko, do you have any idea on who could have done this? How about Alfredo? Dad asked. I don't think it was him. I answered tapos sinabi ko sa kanya, sinabi ko din na dahilan kay Vincent. Napatango-tango naman si dad dahil alam niya ang takbo ng pag-iisip ni Alfredo. How about Manny? Ang tanong niya ulit at sinabi ko ang dahilan kung bakit hindi maaaring maging si Manny. Kung ganon sino? Sino maaaring kumuha sa aking anak? Gusto kong isipin na si Bea. Pero palagi kami magkakasama at hindi ko sila nakita mag-ina minsan man na may mukhang may nililihim sa akin. Sabi naman ng ama ni Isabel, isa pa, simula nang nalaman ni Tricia na alam mong siya may kagagawa ng pagkakasagasa kay Isabel, napansin kong nanahimik siya. Dagdag pa nito, alam kong hindi ang mag-ina may gawa nito dahil sila at si Alfredo ang unang pumasok sa isip ko kaya naman pinamatsyagan ko na sila sa ilan sa mga tauhan ko. Anong sabi ng mga pulis? Tanong ulit ng ama ni Isabel. They will be here any minute now. Sagot ko. How about my grandson? Where is he? Ang tanong ni dad at parang nun lang din naalala ng ama ni Isabel si Lil Ali. Nasa taas sa nursery. Hindi ko din siya maasikaso pero hindi ko din kaya na mawalay rin sa kanya. Kinuha ko ang pamilya ng isa sa mga tauhan ko dito at siyang ginawa kong taga-alaga. I trust the man and I know that his wife will take care of our baby. Sagot ko, hindi ko hahayaan may mangyaring masama sa kanya dahil alam ko magagalit sa akin si Isabel once na bumalik dito. Dagdag ko pa, maya-maya pa ay dumating na mga pulis kasabay ng pagbaba ni Vincent, dala ang kanyang laptop. Mr. Albert Romulo, ang sabi ng isa sa mga pulis, tumawag na po ba ang kumuha sa asawa niyo? Ang tanong nito na sinagot ko naman ng pag-iling. Nagpalingaling nga ito sa bahay at alam ko na ibang tinatakbo na pag-iisip nito dahil sa dami ng mga tauhan ko. Maaari ho kayang isa sa mga kalaban niyo sa negosyo? Ang tanong niya ulit, none of them will try to do that. Sagot naman ni Vincent, please look into this person. He worked for Albert until 3 days ago. Sabi pa nito, what could be his reason for doing this, if ever? Tanong ulit ng pulis, I don't know either. They were friends when my wife was still working in my company along with him. Hindi ho kaya sumama ang asawa niyo sa kanya? Sa tingin ko ho, hindi sila nagkakalayo ng edad. Sabi pa ng pulis na ikinagalit ko. Didn't you read my report? My wife was taken from the hospital. Ang galit na sagot ko. Sinasabi ko lang Mr. Romulo lahat ng posibleng dahilan ng pagkawala ng misis niyo. Just do your fucking job and find my wife. Albert, calm down. Dad said, how can I calm down kung parang gustong palabasin ng pulis na ito na may relasyon si Isabel at Dennis at nagtanan lang. Hindi kailanman magagawa ng asawa ko na iwan ang anak namin nang dahil lang sa lalaki. Ang mas galit kong sabi, I know that, we all know that, pero hindi ang mga pulis. Sabi pa ni Dad. Tapos, hinarap ko ang mga pulis. Just tell me if you can't do your job and I'm going to look for my wife. My way. Sabi ko na lang tapos, iniwanan ko na sila at pumunta sa silid ng aking anak. Sir, ang sabi ni Mia na siya nag-aalaga kay Lil Ali pagpasok ko sa silid. Iwan mo muna kami dito.
ang sabi ko tapos lumabas na siya at binuhat ko naman ng dahan-dahan ang aking anak. Tama nga ang doktor, napakalaki niya at kapag nakita siya ni Isabel ay siguradong sasabihin nito na talagang minana niya ang lahat sa akin. Hindi ko mapigil ang mapaiyak nang maalala ko kung gaano ka-excited ang aking asawa sa paglabas ni Lil Ali. Halos araw-araw, nagko-complain siya tungkol sa bagal ng araw. Tapos ngayon nandito na siya, wala naman ito. Tinitigan ko ng mabuti ang aking anak at pilit na hinana pa ang kahit na maliit na pagkakahawig man lang nito sa kanya mami. Ngunit bigo ako makita na natili kami sa ganong posisyon hanggang sa maupo ako sa kama habang karga-karga ko pa din ang bunga ng pagmamahala namin ni Isabel. Isabel, please, come back. Tingnan mo ang ating Lil Ali. Hindi ba't gustong-gusto mo na siya makita? Lumipas ang mga araw na wala pa din akong balita o lead man lang tungkol sa kinaroroon na ni Deo. Sigurado na kaming siya ang kumuha kay Isabel dahil na rin sa CCTV footage at sinikap na ma-recover ni Andrew. Napag-alamanan din namin na nandun din ang grupo ni Alfredo ng araw na yun. Kaya hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na tinangay niya ang asawa ko o hindi. Dahil kung si Alfredo nakakuha sa kanya, siguradong wala na siya ngayong oras na to. Bakit napakahirap matagpuan ni Deo? Anong ginagawa nila ngayon? Bakit hindi man lang tumatawag si Isabel sa akin? Mga tanong na napakahirap sagutin. Si Andrew ay hindi naman tumitigil sa paghahanap. At si Max naman ay patuloy sa pakikipagtulungan sa mga pulis para mahuli ng tuluyan si Alfredo. Isa pang ikinaiinis ko ang sobrang bagal ng pagkilos ng kapulisan para matimbog na ang matandang yun. Gusto kong maging okay ng lahat. Pagbalik ni Isabel, yung wala na magiging banta sa buhay niya at ng aming anak. Yung malaya kong ipagsisigawan na sa akin siya, na ako ang asawa niya at may anak na kami. Nakalimutan ko na ang Diyos, pero dahil sa pangyayaring ito natuto akong tumawag sa kanya at humingi ng tulong, na nalangin na sana ay kahit na sobrang sama ko ay huwag niyang idami ang aking asawa sa pagpaparusa niya sa akin dahil hindi niya deserve yun. Idinadalangin ko na sana ibigyan niya pa ako ng pagkakataon na makasama ulit si Isabel at mabuo ang aming pamilya. Na sana ibigyan niya ng pagkakataon si Lil Ali na makasama ang kanyang mami ng mahabang panahon. Na sana bumalik na si Isabel sa akin, sa amin ang aming anak. Sana. Isabel POV. How I am supposed to do this? Ang tanong ko kay Deo. Naiinis na ako dahil hindi ko pa rin magawa na maayos ang binuborda ko. Ilang linggo ko na itong pinag-aaralan pero hindi ko pa rin makuha-kuha kung paano. Ang lalaki namang ito'y tinatawanan lamang ako. You're very impatient. Halika at tuturuan kita ulit. Sabi niya na ikinangiti ko ng todo. Nakita ko ang kapitbahay namin na si Lisa na nagbuborda. Nagandahan ako at sa tingin ko naman ay kaya kong gawin. Kaya naman sinabi ko kay Deo na gusto ko ding matuto noon. Kaya heto ako ngayon na may ilang linggo na ding pinag-aaralan ang pagbuborda, ngunit hanggang ngayon wala pa rin ako natatapos kahit isa. Ganito kasi dapat ang paghawak mo sa karayom, hindi parang nanggigigil ka. Magaan lang kaya tuloy parang naninigas sa mga daliri mo. Natutusok ka tuloy. Alalayan mo ang paghila. Once na itusok mo na, para hindi maging sobrang luwag o sobrang sikip nang sinulid sa tela. Tingnan mo to oh. Sabi pa niya at pinakitaan niya ako. Bakit ganun? Kapag tinitingnan ko sila parang andali lang ng lahat. Tapos iniabot niya sa akin ang ginagawa niya para lang ako naman ang gumawa. Anong gusto mo merienda? Ang tanong niya. Kahit ano, hindi naman ako mapili. Ang sagot ko tapos iniwan niya na ako para pumunta sa kusina. Hoy bruha! Ang sabi ni Lisa. Naging kaibigan ko siya mga ilang linggo na matapos kumagising na walang naaalala. Hindi ako lumalabas ng bahay dahil sa takot na hindi ko mawari. At nung ngang isang beses na napalabas ako, ay nakita ko siya. Dahil sa sobrang kadaldalan niya, nahuli niya ang loob ko at nahawa na din ako. Ano ba yan? Yan pa rin ang ginagawa mo? Eh nakakailang design na ako. Ang sabi pa niya na makita niya ang hawak kong hoop. Ang hirap naman kasi. Ang naiinis kong sabi. Bakit ba napakadali lang sa'yo nito? Pakiramdam ko naman parang kaya ko namang gawin ng kahit na ano. Dagdag ko pa na kinatawa niya. Wala ka nga naaalala sa buhay mo maliban sa nagising ka dito. Tapos pakiramdam mo alam mo ang kahit na ano? Ang sabi niya sabay tawa. Parang wala lamang sa kanya yun. Pero para sa akin, parang bigla akong natigilan. Bakit nga ba wala akong maalala?
Nandyan ba ang Kuya Deo mo? Ang tanong niya na naging dahilan ng pag-irap ko. Kaya ka lang napupunta dito para makita siya? Sabi ko, sira, nagtatanong lang, gwapo naman kasi siya talaga. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit kahit sang anggulo ko talaga kayo tingnan, magulot talaga. Hay naku Lisa, tigil-tigilan mo, kanunod mo na kung ano-ano dahil nadadala mo sa totoong buhay. Sabi ko na lamang, nung nakaraan tinatanong niya ako kung talaga magkapatid kami ni Deo. Ang sabi ko'y oo, dahil iyon din ang sabi niya sa akin. Wala namang dahilan para magsinungaling siya. Kung may ginawa man siyang mali, hindi ba dapat iasawa ang pakilala niya sa akin? O kaya naman girlfriend, pero hindi. Magkapatid kami at kahit na totoo man ang sinasabi ni Lisa hindi kami magkamukha, ay binaliwala ko na rin. Sila din naman kasi ng kapatid niya hindi din magkamukha. Nagmana siya sa nanay niya, habang ang kapatid naman niya ay sa tatay niya. Oh, nandito ka pala. Tamang-tama. Magberyan na ka na rin. Sabayan mo itong si Isabel dahil pupunta ako sa bayan at may bibilhin lang. Ang sabi ni Deo paglabas niya sa kusina. At huwag kung ano-anong pinapasok mo sa isipan nitong si Isabel dahil baka mapraning yan. Ang dagdag pa niya, natatawa-tawa bago kami tuluyang iniwan. Ayan, nakaalis na siya. Ano, sasama ka ba mamayang gabi sa bayan? Sige na, para naman makasama ka namin sa sayawan at makakilala ng iba. Sabi niya na mawala na sa paningin namin si Deo. Matagal na ako nitong niyaya na magpabayan, kaya lang ayaw ko dahil ayaw ni Deo na kung saan ako nagpupunta na hindi siya kasama. Okay lang sa kanya ang lumabas basta kasama siya. Mahirap na daw dahil baka kumapano pa ako. Ano? Dadaanan kita mamaya kapag nakatulog na ang pogi mong kuya, ha? Ang pamimilit pa niya, kaya naman umuon na lang ako. Wala naman siguro mangyayari masama dahil mababait naman ang mga taga-baryo. Tinuruan ako ni Lisa sa ginagawa ko tapos umuwi na rin ito. May ilang oras ding wala si Deo, ngunit pagdating nito ay wala naman itong dala. Bagay na ipinagtataka ko dahil ang sabi nito kanina may bibilin lamang ito. Tatanungin ko sana kung nasa na nabili niya, kaya lang mabilis na itong umiwas sa akin. Hiningaan ko na lang siya dahil alam ko naman na may mga boys things din naman kagaya ng mga girls. Baka mamaya ay sa girlfriend niya pala ito nagpunta, kaya nagkibit balikat na lamang ako. Sumapit ang gabi at alam ko mahimbing na ang tulog ni Deo sa kanyang silid. Ganun na lamang lagi ito dahil maaga din ito nagigising. Dahan-dahan akong kumilos upang makapagpalit ng damit at maya-maya lamang ay naririnig ko ng pagsipol ni Lisa. Kaya naman medyo binilisan ko na lang ang pagkilos para makalabas agad at baka mahuli pa ako ng aking kuya. Nakangisi mukha ni Lisa ang sumalubong sa akin paglabas ko. Tapos, mabilis na bigla niya akong hinila palayo ng bahay matapos ko maitarangka ang pintuan. Dalian natin! Baka maiwan tayo nila Jess, may dala pa naman silang tricycle. Ang sabi niya habang halos nananakbo na kami, dahan-dahan at baka madapa tayo. Ang sabi ko naman, madilim at mabato ang daan, kaya naman mahirap makakita talaga. Ang lugar namin ay yung tipong napag-iwanan na ng panahon. Hindi ko alam kung bakit, hindi na umunlad-unlad ito. Narating namin kung saan naghihintay ang iba pa sa tricycle. Si Jess ay isang babae, may pagkaastang lalaki. Pero sabi niya, babae siya at wala lang hilig sa mga dapat na hilig ng isang babae. Hinayaan na lang namin siya dahil trip niya yun. Mabait naman ito, talagang mabuting anak. Isipin mo, namamasada siya ng tricycle para sa kanilang pamilya dahil nabalda na ang tatay niya. Nakarating kami ng bayan sa may covered court kung saan nandoon ang iba pang kadalagahan at kabinataan. Sayawan nga talaga iyon at nakakatuwa dahil kitang kita ko nag-e-enjoy talaga sila. Ngayon lang ako nakapunta sa ganito, kaya naman para akong tanga natitingin-tingin sa paligid. Hoy, lumuluwa yung mata mo. Ang sambit ni Lisa. Sigaw talaga dahil hindi kami magkarinigan. Kung yung normal na boses lang namin ang gagamitin namin. Sobrang lakas ng tugtog, kaya naman ang mga nagsasayawan ay halos magkahalika na kapag nag-uusap para lang magkarinigan sila. Ngayon lang ako nakapunta dito. Ang sagot ko, masaya naman diba? Ang tanong niya na tinanguan ko na lang, tapos nagpahila na ako sa kanya sa gitna at nagsimula ng sumayaw. Ang saya-saya ko. Pakiramdam ko ngayon lang ako nakagawa ng mga bagay na ganito sa tanang buhay ko. Hindi naman ako nagagalit o naiinis kay Deo dahil hindi niya ako pinapayagang pumunta sa mga ganitong klaseng pagdiriwang, kaya nga lamang, syempre gusto ko ding maranasan ang naranasan ng ibang kasing edad ko.
Sige ang aming sayawan at hindi ko na namalayan ang oras. Hindi ko na rin alam kung nasan si Lisa. Dahil nagkahiwalay kami na makakita ito ng kakilala at nagpaalam na may pag-uusapan ng sandali. Tumango naman ako at nagpatuloy sa pagsayaw hanggang sa makaramdam na din ako ng pagod, gutom at uhaw. Nagpalingaling nga ako para hanapin si Lisa. Ngunit kahit isa sa kanila ni Jess ay hindi ko makita. May mga nakikipagsayaw sa akin ngunit tinatanggihan ko. Nagpapasalamat ako at hindi naman sila namimilit. Ang problema ko ay kung paano ako makakauwi. Hindi ko alam. First time kong lumabas ng ganito kaya wala akong idea kung saan ang sakayan at kung saan ang aming bahay. Hindi ko na kasi naisip yun dahil alam kong kasama ko sila Lisa. Ano ngayon ang gagawin ko? Kailangan ko na makauwi dahil baka bigla magising si Deo at malamang wala ko sa akin si Lid. Ayokong magalit ito sa akin. Nagpaikot-ikot ako sa lugar kahahanap sa mga kasamahan ko hanggang sa napaupo na lamang ako sa may malapit na simbahan. Naku po, Isabel! Ang narinig kong sigaw ni Lisa. Agad kong hinanap kung saan nagmumula ang boses niya at ganoon na lamang ang paghinga ko na maluwag dahil siya ang narinig ko. Bakit ka naman napunta dito? Kanina ka pa namin hinahanap. Ang bulalas niya pagkalapit ng mga ito sa akin. Bukod kay Jess ay may kasama pa itong isang lalaki. Napatingin ako dito dahil parang nakita ko na siya kaya lamang. Hindi ko alam kung saan. Siya nga pala. Siya ang Tito David ni Jess. Sinundo na tayo dahil ang tagal daw natin. Ang sabi pa ni Lisa. Tinangguan ko naman ang lalaki at napansin ko na nakatingin din ito sa akin. Do I know you? Ang tanong ko sa kanya na ikinapatda naman ang dalawang babae. I don't know but do I know you? Ang tanong din niya. I don't know you, I guess. But somehow you look familiar. Ang sabi ko tapos ang boses niya. Parang narinig ko na din kaya nga lamang. Hindi ko din alam kung saan. Ay nako, tama na yan. Bilisan na natin umuwi dahil tiyak na mapapagalitan tayo ni Deo kapag nalaman niyang tumakas ka. Ang sabi ni Lisa na nagpabalik sa aking huwisyo. Oo nga pala, mag-uumaga na. Mabilis ako naglakad papunta sa tricycle. Ang tsuhin pa din ni Jess ang nagmaneho. Sa tapat na ng bahay namin ipinara ni Lisa ang tricycle para hindi na raw ako maglakad. Tapos mabilis akong bumabat na nakbo papunta sa bahay. Dahan-dahan ko naman binuksan ang pinto sa takot na baka magising si Deo at nakahinga ko na maluwag na makapasok at maisara ko ang pintuan na walang kaingi-ingay. Papunta na ako ng aking silid nang biglang may magsalita sa likuran ko. Ilang beses kong sasabihin sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas ang hindi ako kasama. Ramdam ko ang galit sa tono niya. Alam ko may mali ako dahil nga sa paraang ginamit ko. Kaya nga lamang alam ko din na hindi niya ako papayagan at hindi din naman siya sasama sa akin dahil kagaya ng sinabi niya, wala itong hilig na makihalubilo sa iba. Itinungo ko na lamang ang ulo ko tanda ng pagpapakumbaba. Para sa iyo ang ginagawa ko, Isabel. Gusto ko mapangalagaan ka hanggang sa dumating ang tamang panahon na pwede ka na maging malaya, na makakilos, makalabas at makapunta sa lahat ng gusto mong puntahan. Ang sabi pa niya, bakit ano bang problema? Bakit hindi ako pwedeng umalis na mag-isa? Bakit ganyan ang sinasabi mo sa akin? Meron ka bang itinatago sa akin? Ang sunod-sunod na tanong ko. Ayoko ng ganito na para bang isa akong babasaging kristal na dapat ingatan. Pakaramdam ko naman sa sarili ko. Hindi ako ganun ka-fragile. Pero para sa kanya, para akong 15 taong gulang na bata na nangangailangan ng paggabay niya. Malalaman mo din ang lahat kapag okay na ang lahat. Sa ngayon ay hindi ko pa kayang ipaliwanag sa iyo. Pero sana habaan mo pampasensya mo sa akin. Sa ngayon, sinisimulan ko ng ayusin ang lahat. Kaya sana magtiwala at makinig ka muna sa akin. Ang parang nanghihina nitong sabi. Naaawa naman ako sa kanya kaya hindi ko mapigilan ang mapalapit sa kanya at tiyapusin ito. Ramdam ko ang paghihirap ng kalooban niya. Lately, napapansin ko na parang lagi siyang balisa. Ang pagluwas niya sa bayan na ang paalam ay may bibilhin lamang ngunit pagdating, wala naman itong dala. Pinaka nakakapagpaisip sa akin. I'm really sorry, Deo. Hindi na mauulit. Ang sabi ko ng buong sinseridad. Napaka-importante mo sa akin, Isabel. Wala akong hindi gagawin para sa'yo. Pagpasensyahan mo na kung ganito ako. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang lahat para sa'yo. Ang sabi pa niya. Tumango na lamang ako tapos pinapasok niya na ako sa aking silid at pinagpahinga na malaman niya kung anong pinagagagawa ko. Pagpasok ko ng silid ay napaisip ako. Anong inaayos ni Deo? Bakit sobra na lang ang pag-aalala niya sa akin? Mag-iisang taon na magising ako na walang maalala at mukha niya ang una ko nakita.
sinabi niyang kapatid ko siya. At kalilipat lamang namin sa bahay na ito. Nung una ay may gamot siyang itinuturok sa akin para daw kumalma ako dahil nagkaroon ako ng trauma. Wala akong magawa kaya hinayaan ko na lamang siya. Sabi niya, habang tumatagal unti-unti daw mababawasan ang pagturok niya sa akin na nangyari nga. Hanggang sa ngayong buwan ay isang beses na lamang niya ako tinuturukan. Matutulog na sana ako na maisip ang tito ni Jess. Bakit parang kilala niya ako? At bakit parang nakita ko na din siya? Medyo mabigat ang kalooban na magising ako dahil na rin sa ginawa kong pagtakas. Nakonsensya ako na maalala ko ang sobrang pag-aalala ng mukha ni Deo, kaya naman naisip kong hindi na ako dapat nang sumuway sa kanya. Ngayon ay mag-isa lamang ako sa bahay dahil nagpunta siya sa bayan para bumili ng aming supply na pagkain. Ang aming bahay ay medyo may kalayuan sa mga kapitbahay. Nagtataka nga ako kay Deo kung bakit dito sa parang sukol na bahagi ng baryo siya kumuha ng lupa. Ang hirap tuloy mga kapitbahay. Tinatamad akong lumabas, kaya naman si Lisa o Jess ang siya madalas na bumibisita sa akin. Kapag may kailangan ako na wala sa bahay, hinahayaan ko na lang kaysa pumunta pa ako sa kapitbahay na halos 30 minutes ko ding lalakadin. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagpunta ni Deo sa bayan. Dati isa hanggang dalawang beses sa isang linggo ito lumalabas, pero ngayon tatlong araw na siyang laging napupunta doon. Ano bang ginagawa niyo sa bayan? Bakit hindi mo na lang kaya ako isama? Ang tanong ko. Dito ka na lang, baka lalo pa ako magtagal kapag sumama ka pa. Babalik din naman ako agad. Ang sagot niya na hinayaan ko na lang. Kaya nagmuni-muni na lang ako mag-isa habang hinihintay siya. Hindi naman ganun kalakihan ang aming bahay, pero lagi itong malinis. Ayaw ni Deo na makalat at talagang papagalitan niya ako dahil siya din ang naglilinis kapag nagkalat ako. Isang dahilan kung bakit palagay ako sa kanya ay dahil sobrang na-spoil niya ako. Kung pwede lang, lahat talagang ibibigay niya sa akin. Isang bagay na napansin ko sa kanya ay sobrang matalino siya. Mahilig siya sa mga experiments at madalas ko yung nakikita na nagbabasa about sa science. Pakiramdam ko ay hindi naman ako bobo kahit papano. Naiintindihan ko mga content ang binabasa niya. Siguro wala lang akong hilig sa science kaya talagang pinagpabayaan ko na lamang siya. Isabel, siya si Albert Romulo. Ang sabi niya sabay pakita ng isang larawan at nakita ko medyo may edad na lalaki. May edad pero gwapo't mukhang mayaman. Napatingin ako sa kanya nang nakakunot ang noo dahil hindi ko alam kung bakit niya kailangan sabihin sa akin yun. Huwag niyang sabihing tuyuhin ko ang lalaking yun. Gusto kong tandaan mo ang kanyang mukha. Dahil kung sakaling may mangyari, siya lamang ang pwede mong pagkatiwalaan at wala ng iba pa. Wait, teka lang. Ano kung sakaling may mangyari? Ano mangyayari? May nagawa ka bang kasalanan sa batas? Ang sunod-sunod kong tanong. Masyado niya akong pinapakaba sa mga sinasabi niya dahil pakiramdam ko. Parang nagpapaalam niyata siya sa akin na hindi ko mawari. Kailangan mong liwanagin ito, Deo. Bakit kailangan may mangyari? Ang dating sa akin ng sinasabi mo hindi maganda. Dagdag ko pa. Alam kong naguguluhan ka sa ngayon dahil wala ka pang naaalala. Pero sana, once na bumalik ng alaala mo, na hindi na rin magtatagal ay magawa mo akong mapatawad at maintindihan kung bakit ko nagawa ito. Sabi ko na naman, kinakabahan na talaga ako. Siguro, mukhang natatayang itsura ko dahil sa kaba. Alam mo yun, yung parang nasa isang party ka tapos bigla mong maramdamang taing-tay ka na pero walang CR. Kung alam mo pala, bakit hindi mo pa ipaliwanag sa akin? Ang tanong ko naman, hindi mo maintindihan sa ngayon dahil wala ka pang naaalala. Pinagsisisihan ko kung bakit hinayaan kong mawalan ka ng alaala. Dapat inunti-unti ko na para kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon. Sabi pa niya na lalong nagpagulo sa aking isipan. Basta tandaan mo ang mukha at pangalan ng lalaking ito. Siya lamang ang lalapitan mo kung sakalit wala ng iba pa. Isinulat ko na din ang address niya para hindi mo makalimutan. Ngayon ipangako mo na wala kang ibang lalapitan sa kahit na anong kagipitan maliban sa kanya. Ang sabi pa niya, mukhang alalang-alala na siya sa akin, kaya naman tumango na lamang ako para matahimik na siya. Hindi ko alam kung bakit, pero apat na araw pa lang simula nang takasan ko siya, ganito na ang nangyari. Sobra ba ako naging pasaway para mamroblema siya ng ganito? Lagi siya masiyahin kapag kausap ako. Pero nang tanghaling yun, pagising ko mula sa sayawan sa bayan, ay naging masyado na siya naging balisa na hindi ko mawari. Para siya may kinatatakutan na anytime ay pwedeng bumulaga sa amin. Dahil sa nakita kong takot sa mukha niya,
ay nangako na din ako sa aking sarili. Nasusundin ko na siya kahit na ano pa mangyari. Kung ano man ang ibilin niya sa akin ay talagang gagawin ko. Kung sino man, ang Albert na yun bahala na. Pero mas maganda kung hindi ko na kailangan pampunta sa lalaking yun dahil hindi ko naman siya kilala. Kaya sana, kung ano man ang kinatatakutan ni Deo hindi mangyari. Iyan ang naging tanging dalangin ko simula ng araw na yun. Na ilang araw pa lang naman ang nakakalipas ay heto na naman si Deo at nagkukumahog. Isabel, dalian mo. Kumuha ka ng ilang damit, yung kaya mo lang i-hand carry. Ang sabi niya nang humahangos itong dumating ng bahay. Alas 9 pa lang ng umaga iyon at sa pagkakaalam ko ay nagpunta ito ng bayan para bumili ng aming pagkain. Dumiretso ito sa kanyang silid at syempre sinundan ko siya. Anong ginagawa mo? Ang sabi ko ay magbalot ka ng damit mo at aalis na tayo dito. Ang pasigaw niyang sabi na ikinagulat ko. Hindi ako sanay na nasisigawan niya pero dahil doon ay nagkumahog na din ako. Isang bagpak ng damit lang ang dinala ko tapos halos sabi na kaming lumabas ng aming silid. Saan ba tayo pupunta? Ang tanong ko. Natatandaan mo bang itsura ng lalaking sinabi kong pwede mong lapitan? Ang tanong niya kaya tumango ako. Anong pangalan niya? Albert Romulo. Ang sagot ko. Ang address niya nasa likod ng picture. Kabisado ko ng address niya. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Ang nag-aalala kong tanong. Hindi ka na safe dito kaya kailangan na siguro kitang dalhin sa kanya. Ang sabi niya. Wait, bakit mo ako dadalhin sa kanya? Sino ba siya? Ang tanong ko ulit. Huwag ka na muna maraming tanong. Ang mahalaga, makalis na tayo ngayon dito bago pa dumating ang nagtatangka sa buhay mo. Ang sabi niya na ikinagulat ko. Bakit kailangan ngayon niya pa sa akin sabihin ito? Kung kailan natataranta na ako? Hindi na tuloy ma-absorb ng utak ko mga gusto niyang iparating. Tsaka bakit nga kailangan humangos kami? At may nagtatangka sa buhay ko? What? Napatingin ako sa kanya at nakita kong sobrang seryoso na mukha niya at para nag-start na mag-sink in sa utak ko ang salitang nagtatangka sa buhay ko. Kinuha niya ang aking kamay para lumabas ng bahay habang sinasabi niya. Tumawag na ako ng pulis bago pa man ako umuwi. Sana naman umabot sila. Talagang ngang may nagtatangka sa buhay ko? Bakit? Para ngayon ko din pinagsisisihan na hindi ko malang sinubukang alalahanin ang mga alaalang nawala sa akin. Masyado akong naging palagay kay Deo dahil sobrang pag-aalaga at panahong ibinibigyan niya sa akin na parang sabik na sabik ako maramdaman. Nanakbo na kami at hindi pa man kami nakakalayo ay bigla siyang napatigil. Tinignan ko siya at nakita kong para siyang nakakita ng multo. Sinundan ko ang kanyang tinitingnan at nakita ko ang isang matandang lalaki. Ang akala mo ba hindi kita matatagpuan? Ang tanong ng matanda. Sa totoo lang ay mukha naman siyang malinis at kagalang-galang pero hindi ko maintindihan kung bakit parang nakakaramdam ako ng pagkatakot sa kanya. Pag sinabi kong takbo. Takbo ha? Ang sabi ni Deo na sigurado akong ako lang ang nakakarinig dahil sa sobrang hina ng boses. Sigurado na ako na kailangan naming takasan. Ang matandang ito sampu na mga alagad niya nakapalibot sa kanya o baka pati sa amin na rin. Kaya pinalibot ko ang aking tingin kaya naman ganoon na lang. Ang gulat ko nang bigla na lang may humila sa akin kaya napatali ako. Ah! Dahil hawak din ako ni Deo ay napatangi siya. Pero sinikap na makabawi ako sa lalaking humila sa akin. Ngunit may lalaking lumapit sa kanya at pilit siyang inilalayo sa akin. Deo! Ang sigaw ko nang bigla na lang siyang pagsusuntukin ng mga lalaki. Deo! Ang sigaw ko ulit. Pero ngayon ay kasabay na ng pag-iyak dahil nakikita kong masyado na siyang nabubugbog hanggang sa bumagsak siya sa daan. Pilit akong kumakawala sa lalaking may hawak sa akin para daluhan siya ngunit sinampal naman ako nito. Isabel! Ang sigaw din ni Deo na nakita ang pangyayari. Nagpumilit itong bumangon at na magawa ay mabilis na lumapit sa akin. Run now! I'm going to hold them up! Ang sabi niyang alam kong nahihirapan siya. Umiling ako dahil ayaw kong iwanan siya sa ganoong kalagayan. Run! You have to run as fast as you can and never look back, please! He begged. Nasasaktan ako nakikita siyang puno ng sugat sa mukha at halos magsara na mga mata sa pamamaga. Bunga ng panggugulpi sa kanya. Halos hindi ko na din makita ang mukha niya na sa mga luhang umaagos mula sa aking mga mata. Iyapos-iyapos niya ako tapos dahan-dahang itinulak. Do as I say now! Sabi niya tapos ay dinaluhong niya ang lalaki malapit sa akin. Ayoko man ay nanakbo na rin ako palayo. Gusto kong lingunin siya pero nakiusap ito na huwag. Kaya nagpatuloy ako sa pagtakbo. Hindi pa man ako nakakalayo ng husto ay nakarinig ako ng pagputok ng baril dahil doon,
Hindi ko napigil ang mapalingon at gano'n na lamang ang sigaw ko na makita ko si Deo na nakahandusay na sa daan. Deo! Ang sigaw ko kasabay pa rin ng patuloy kong pag-iyak. Lalapitan ko sana siya pero iniangat niya kanyang ulo at tumingin sa akin. Run! Ang sigaw niya na halos ikapatid na kanyang hininga. Nakita kong ayaw niya akong pabalikin pa kaya naman kahit masakit sa kalooban ko ay muli akong tumalikod at nanakbo. I'm sorry, Deo. I'm sorry. Ang paulit-ulit kong sinasabi habang patuloy ako sa pagtakbo palayo sa kanya at sa mga taong palagay ko'y mga halang ang mga bituka. Hindi ko alam kung saan ako patungo basta diretso lang ako at patuloy sa pagtakbo hanggang sa mapansin ko na ang daan na iyon ay papunta kay Lisa. Parang lumakas ang loob ko. Kahit pa nararamdaman kong nasa likuran ko lang ang mga humahabol sa akin, natatanong ko na ang kalsada papunta kay Lisa kaya mas binilisan ko pang pagtakbo at huli na para maiwasan ko ang paparating na sasakyan. At buti na lang, nakapagpreno ang driver ko, hindi malamang tumasik ako dahil sa pagkakabangga. Pero dahil naisip ko na may humahabol sa akin at baka isa ito sa mga humahabol sa akin, bigla ako napatingin kasabay ng pagbaba ng isang lalaki sa sasakyan. Albert? Ang nasabi ko. Sigurado ako doon dahil sinigurado ni Deo na matatandaan ko mukha ng lalaking dapat kong lapitan. Albert? Ang sabi ko ulit sabay yapos dito. Mukhang nagulat siya na makita ko pero niyapos pa rin niya ako. Boss, grupo ni Alfredo. Ang sabi ng isang lalaki. Kumula ako sa pagkakayakap niya at sinabi. Si Deo, please Albert, iligtas mo si Deo. Ang nagmamakawa akong sabi sa kanya. Nakita ko nagtangis ang kanyang mga bagang tapos tumingin sa unahan. Sinundan ko ang tinitingnan niya at gano'n na lamang ang takot ko na makitang yung mga humabol sa akin yun. Tapos, pinaputokan nila kami at nagsimula na magpalitan sila ng putok ng baril. Mabilis naman akong hinila ni Albert papunta sa loob ng sasakyan. Tapos may isa pang lalaking sumakay sa driver's seat at nagsimula magmaneho. No! Si Deo! We need to save him! Ang sigaw at iyak ko. Sargo na din siguro ang pawis at sipon ko na humahalo na sa luha ko. Pero wala akong pakialam doon. Kailangan ko masiguro ang ligtas ni Deo. Shut up! Ang sigaw na paglit ni Albert. No, you shut up! Ang sigaw ko rin. Tapos, naalala kong siya nga pala ang magliligtas kay Deo. Kaya naman naghinahon ako. Please, save my brother. Brother? Ang natataka niyang tanong. Bago pa ako makasagot, ay may tumunog na sirena ng pulis ako narinig at hindi nga ako nagkamali. Dahil nakita kong kasalubong namin ang mga ito. Hinawakan ko si Albert at sinabi, please sir, kahit ano gagawin ko basta iligtas mo lang ang kuya ko. Vincent, stop the car. Ang sabi niya tuminto na nga ang sasakyan, dahilan para makahinga ako na maluwag. Albert POV, Vincent, ilang buwan na pero wala pa rin tayong lead sa kinaroroonan ni Isabel. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang nasabi ko na lang sa aking assistant at kaibigan, pinanghihinaan ako ng loob. Dahil kahit anong hanap nila at pagsasubaybay sa mga taong maaaring may kinalaman sa pagkawala ng asawa ko, ay wala pa rin. Lagi na lang kaming nauwi sa dead end. Alam ko na ginagawa din nila ang lahat at base sa mga tingin nila, ay naawa na sila sa akin. Hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos. Ayokong umaten sa mga meeting at palaging si Vincent ang pinaasikaso ko ng lahat. Kagaya ngayong araw, nasa bahay lang ako at kasama ang aming Lil Ali. Nakakagabay na siya at nalulungkot ako maisip na hindi man lang ito nakita ni Isabel. Ito pa naman ang pinaka-excited siya sa pagiging ina niya. Ang makitang lahat ng first time ng aming little bundle of joy kung tawagin niya. Nalaman ni Andrew na wala talaga si Isabel kay Alfredo. Ang sabi ni Vincent. Pero ang masama, pinapahanap din niya ito at hanggang ngayon ay hindi ito tumitigil. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Lakasan mo ang iyong loob. Dahil tiyak na matatagpuan natin siya. Ang dagdag pa niyang sabi na marinig ko yun ay natakot naman ako para sa asawa ko. Paano kung maunahan ako naman tandang yun na makita siya? Alamin mo ang lahat ng galaw niya. Gusto ko malaman kung ano din ang mga nalalaman niya tungkol sa kinaroroonan ni Isabel if possible. Sabi ko sa kanya, tama siya. Kailangan ko magpakatatag para sa asawa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Siya nga pala, sabi ni Max, may lead na ulit siya sa possible hideout ni Alfredo. Yung last time na surveillance ay negative dahil ginamit lang yun para iligaw tayo. Sabi ulit ni Vincent. Pero dito sa bagong location na ito ay sinasabi na nga na nakikitang mga truck na naglalabas-masok ay hinihinalang may laman ng kanilang mga kargamento. Dagdag pa niya.
Napakatalas talaga ng matandang yun. Hindi ko alam kung paano yun napaglalalangan ang batas. Talagang nalalaman niya ang bawat galaw ng mga pulis pagdating sa kanilang organisasyon. Sagot ko, maaaring may connection sila sa kapulisan o may mga espiya. Hindi natin alam. Pero iyon ang mga posibleng reason kung bakit. Iyan din ang naiisip ko. Dahil na rin sa isang malaking Italian organization na nasa likod niya, ay mas nagkaroon pa siya ng pagkakataon na mapalakas ang sarili niyang organisasyon. Talagang nilubos-lubos niyang pagkakagamit kay Giovanni. Ayaw ko sanang isipin mo ng ibang bagay na sangkot sa Alfredo maliban sa isyo ni Isabel, ngunit kung tuluyan namin siya mapapabagsak kasabay ng pagkakatagpo ko sa asawa ko, ay mas maganda. Magiging malaya ang mag-iina ko na kumilos ng ayon sa gusto nila nang walang pag-aalala. Ganon din naman ako. Magiging payapa ang pakiramdam at isipan ko. Naipili ko ang aking ulo sa kaisipan yun. Kailangan maunahan ko muna si Alfredo na makita si Isabel bago ang lahat. Lumipas pa ang ilang buwan at halos mag-iisang taon na. Si Ali at ganon din ang pagkawala ni Isabel. Sinabihan ako ng pulis na maaaring patay na siya. Ngunit hindi ko yun matanggap. Alam ko't nararamdaman ko na matatagpuan ko siya at mabubuo ang aming pamilya. Si Dad at ang dad ni Isabel ay patuloy ang pagbisita sa akin at kay Lil Ali. Alam ko kahit hindi nila sabihin na naaawa sila sa kalagayan ko at naiisip nila na napakabata pa ng aking anak para mawala ng ina. Kasalukuyan ako nasa opisina dahil hindi na pumayag si Vincent na hindi ko atenda ng meeting with the board. Kahit siya ay naiinis na sa mga ito dahil ipinipilit ng mga ito na makita ko at may sigurong nasa maayos ako na pag-iisip. Siguro'y akala nila na incapable na ako to run the company and they started to get greedy, thinking they could become the CEO. Fucking with them! Kung hindi yun mapapayagan ni Vincent, lalo na ako. We want to know if you are still willing to manage the company. You have not been attending to your duties for almost a year now. Sabi ni Mr. Robles, I may not be here physically, but I had people working and looking after everything here. They were reporting back to me and I still make the decisions. Ang sabi ko, it's not enough. You have to be here and let the employee know that you are working the way they do. Dagdag pa niya, talaga yatang sinusubukan ako ng matandang to ah. When did you not get your profit while I was working at home? I asked. When did you get less than what you should get since I stopped coming to the company? Dagdag ko pa, no one answered because that never happened. You see, I still do my job well. I am responsible for your money so don't get too greedy that you cover my position because that's not going to happen. My father started this company and I grow it. I can give your shares back but you can never get the company from me. I plan on letting my 12 sons and daughters manage this in the future. I said before I got up and left them. Those old bastards, how dare them para pagnasaan ang position ko. None of them is qualified. They only wanted the position because of the power it brings. They thought they could get anything because they were managing the company. But they were wrong. I worked my very hard to get to where I am now. Sabi ko pagkaupong pagkaupo ko sa aking upuan pagpasok ko ng aking opisina. Don't think about it for now. I can take care of them. Sabi ni Vincent tapos ipinakita niya sa akin ang isang email. Nareceive ko yan kanina habang nagagalit ka. Sabi pa nito, binasa ko na mabuti ang nilalaman at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Do you want to check it? Tanong pa niya. No, let's go there with our men. Sabi ko, this can be a spam. No one will ever dare to send me that kind of message. So naniniwala ka na si Deyo ito? Ang tanong niya, tumango naman ako bilang pagsang-ayon. He said that something was going to happen and he was worried about Isabel. He also said that Alfredo might have found them. He knew him so maybe it was the reason why he took her. Sabi ko naman, pilit kong pinapakalma ang sarili ko kahit na gustong gusto ko na pumunta sa islang sinasabi sa email. If he thought that Alfredo was after him and Isabel was with him, I think he was telling the truth, he said. That's what I think too. Ready our men and let's go to that island. Inform Max about it as well so we will be able to ask assistant from the local government and police there, I said, and he started to move his ash. I know that he wanted to find Isabel as well because he couldn't do things he normally does because of all the things that I always ask him to do. I feel sorry for him. But what else can I do? I need him to help me. Because of that email, nabuhayan ako lalo ng loob.
Naisip ko na malapit ko na siya makita at makasama namin ni Lil Ali at hindi ako papayag na hindi ko siya maisama pabalik na Manila. No matter what, I'm going to make sure na mapapasakin siyang muli. Matagal ang naging biyahe at parang makatawid kami ng dagat ay pinakausapan pa namin na may-ari ng shipping lines na siya din governor ng probinsya kaya naman nakahingi din kami ng tulong sa mga polis. Alanganing oras na yun at kailangan pa namin bumiyahe papunta sa mismong bayan kung saan ayon sa email ay nandun si Isabel. Kasama ko sa sasakyan si Vincent habang si Andrew ay kasama ng aming mga tauhan. Si Max ay sa pulis na dumiretso para magbigay alam sa mga ito ng mga kaganapan. Make it fast, Vincent. Ang sabi ko, it's what I'm doing now. At alam ko yun kaya nga lang, hindi ko maiwasan na mataranta din dahil sa kasabi kang makita ang aking asawa. Nauuna ang aming sasakyan at nasa likuran lang din namin si Andrew. Malapit na tayo. Maya-maya ay sabi ni Vincent. Kakasabi pa lang niya ay bigla na lang may babaeng sumalubong sa aming sasakyan. Mabuti na lamang at nakapagpreno agad si Vincent. Hinihingal at mukhang may humahabol sa babae. Lalabas na ako para tingnan siya nang bigla itong iangat ang kanyang ulo at ganoon na lamang ang kaligayahang nadarama ko. Si Isabel ang aking si Isabel. Nakita ko ng laki ang mga mata niya na makita niya ako matapos kong tuluyang bumaba sa sasakyan. Si Vincent ay ganoon din ang ginawa. Bert! Ang sabi niya na ikinataka ko. Kailanman ay hindi niya ako tinawag ng ganoong pangalan. Ipinagsawalang bahala ko na lang yun since alam niya na ako pa rin yun. Niyapos ko siya na mahigpit dahil sobrang namiss ko siya ng husto. Napansin ko ang pisngi niya na namumula at malakang hinala ko na may nanakit dito kaya naman napatiimbagang ako. Boss, grupo ni Alfredo, sabi ni Vincent. Tapos kumalas ako sa pagkakayakap ko kay Isabel. Nakita ko si Andrew na nakababa na din ng sasakyan at handa sa kung ano man ang pwede mangyari. Si Deo, please, Bert, iligtas mo si Deo. Sabi pa ni Isabel kaya nga lang ang atensyon ko ay nasa una na. Napansin iyon ni Isabel kaya naman tumingin din siya. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha. At bala ko sanang aluin siya kaya nga lamang pinaputukan na kami ng mga tauhan ni Alfredo. Kaya naman nakipagpalitan na rin sila Andrew ng pagputok ng baril. Mabilis kong hinila si Isabel papunta sa loob ng sasakyan. Kasunod si Vincent na handa na magmaneho para mailayo si Isabel. No! Si Deo! We need to save him. Ang sambit ni Isabel na magsimula na kaming umandar palayo. Nakaramdam ako ng pagkainis dahil dun. Bakit ba parang concern na concern ito kay Deo? E siyang kumuha at naglayo sa amin ng anak namin. Pawisan, luhaan at sinisipon pa ang itsura pero iniisip pa rin niya ang Deo na yun. Shut up! Ang naisigaw ko din. No! You shut up! Ganting sambit nito. Akala ko'y magtutuloy-tuloy pa yun kaya nagulat na lang ako nang bigla siyang huminahon. Please save my brother! Sabi niya. Brother? Paano niya naging kapatid si Deo? Sasagot sana siya kaya lang napatingin siya sa labas ng bintana na marinig namin ang tunog ng sirena ng pulis. Please sir, kahit ano gagawin ko basta iligtas mo lang ang kuya ko. Ang sabi niya habang sinusundan niya ng tingin ang nakalabas ng mga pulis. Vincent, stop the car! Naginawa din naman niya agad tapos, hinarap ko si Isabel. Where is he? Ang tanong ko. Dun sa malapit sa amin, they shot him and I was about to go back to him but he yelled at me to run away. Sagot niya. Mabuti naman at alam niya ang gagawin niya. Please, let's go back. Sabi pa niya. Vincent, bring her somewhere safety. Sabi ko tapos bumaba na ako ng sasakyan. Are you sure, Bert? Ang tanong ni Vincent bago ko tuloy ang maisara ang pinto. Tumango ako bago tumingin kay Isabel tapos sa kanya ulit. Keep her safe. Sabi ko tapos umalis na sila at bumalik ako kala Andrew. Ang iniwan naming putukan ay humupa na pagbalik ko. What happened? Ang tanong ko kay Max. What are you doing here? Sabi ni Andrew kasama mo na si Isabel. Ang tanong niya. Yes, but she wanted to make sure that Deo was fine. Sagot ko. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang medyo looban na at matanawang isang bahay. Medyo malayo sa mga kapitbahay iyon kaya nasisiguro ko na doon nagstay sila Isabel. Nandun si Andrew at ang ilang tauhan namin at nakita ko si Deo na nasa isang tila stretcher. How is he? Ang tanong ko kay Andrew. He's wounded. Grabbing gulpe ang inabot niya plus the gunshot but I think he will be fine. Sagot ni Andrew.
Hinahabol na ng mga pulis at ilang tauhan natin si Alfredo. Mabilis silang tumakas nang marinig nilang sirena ng pulis. Dagdag pa niya. Charlie! Tawag na si isang tauhan. Send Bert to the safe house. Utos niya. Samahan mo dun si Isabel. Sigurado ako na nakita niya mga ginawa kay Deo kaya malamang she's in shock. Kailangan ka niya ngayon. Kami na ni Max ang bahala dito. Sabi pa niya. Thank you. Sabi ko na lang tapos sumunod na ako kay Charlie papunta sa sasakyan tapos sa safe house na sinasabi niya kung saan naghihintay si Isabel. Bert, kumusta na si Deo? Ang sabi niya, he's going to be fine. Sabi ko tapos hinaplos ko ang mukha niya. Masakit ba to? Ang tanong ko na nag-aalala. Si Vincent ay iniwan na muna kami. Medyo. Sabi niya sa mahinang boses. Bert, thank you dahil dumating ka. Sabi niya na ikinangiti ko. Tama nga si Deo. Tutulungan mo nga ako. Sabi pa niya, why are you calling me Bert? Ang tanong ko at nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Hindi ba't ikaw si Albert o Bert Romulo? Sure ako dahil tinandaan ko ang mukha mo sa picture at pinaulit-ulit ni Deo ang pangalan mo. Sabi niya, teka, bakit kailangan ulit-ulitin ni Deo ang pangalan ko sa kanya? At bakit sa picture? Anong picture? Huwag ka sana magagalit. Sabi niya pa, I'm grateful for your help, for saving me and Deo. But why are you doing this? Uncle ka ba namin? Ang tanong niya sakto, pagpasok ulit ni Vincent. Uncle? Ako? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.